Good day mga kaibon, ngayon ay meron po tayo ditong ligaw na halaman. Kilala po ito ng mga mag-iibon. Kumbaga ay binibigay po ito ng mga kapo natin mag-iibon doon po sa mga matured pair. Anong purpose po nito para po ibigay po natin doon po sa mga matured pair? So ang purpose po ng kulasiman ay enhancement for sexual drive doon po sa mga pares na ibon natin. Yung kulasiman po ay itinuturing rin po ito na napakasustansyang halaman. Kumbaga, maikukumpara po natin ito sa malunggay. So, yung kulasiman ay maaari lang po natin ibigay doon po sa mga matured pair natin. Although, pwede naman po ibigay doon sa mga meron pong inakay or yang na ibo natin. Basta po, isang beses lang sa isang buwan. Doon naman po sa mga matured pair na ibon natin, yung naakma na pagbibigay lang po natin ay kailangan po 2 beses lang sa isang linggo. Kasi anuman pong sobra na pagbibigay natin ay masama rin po sa kalusugan. Kailangan po wag po natin sobrahan. Kasi once na masobrahan po yan, once na meron na pong itlog yung ibon mo, dahil tong kulasiman ay nakapag-boost ng sexual drive sa mga kak. So habol at habulin po yung hen. Maari pong mabasagan yung hen. Mamatay po. Saan naman po pwede ibigay yung mga kulasiman? So yung kulasiman po ay pwede po natin ibigay sa mga alves or African lovebird, parakeet, cockatiel, Indian ringneck at finches. Marami ng mga mag-ibon na ginagamit po ito. Ginagamit po ito as alternatibo ng vitamins or mating booster ng mga ibon. Saan naman po natin makukuha ang kulasiman? So, ang kulasiman po, dahil sa ligaw na halaman po siya, marami po nito sa kapaligiran. Makukuha po natin ito sa tabi ng kalsada, sa mga bakanting lote, o sa mga mababatong lugar. Yung kulasiman po ay napakabilis lang po nito dumami. Mabinuhay rin po itong halaman. Kasi once na namulaklak po yung kulasiman na kulay dilaw, kapag natuyo yung bulaklak nila, yung matitira po dyan ay itim. Yung itim po, yun po yung magsiserve ng seeds or buto. Yun po ay pwede na po natin yun itanim. Kung marami ka pong ibon or gusto mo po itong itry, maaari ka pong magtanim nito dyan po sa bakawran nyo. Kasi yung paggamit po ng kulasiman ay malaking ambag na po ito para po makatibid po tayo sa vitamins. Kasi kung bibili ka pa po ng vitamins na pertibit, magkano na yung pertibit ngayon yung mga vitamins? Nasa 300 more or less. Depende pa po yun sa pet shop. So, kung gagamit ka po ng mga alternatibo, katulad po ng kulasiman, makakatipid ka na po. Hindi ka na po magagastos kasi yung kulasiman ay libre lang po ito na makukuha po natin sa ating kapaligiran. Ngayon ay pag-uusapan naman po natin kung paano ba ang tamang pagbibigay ng kulasiman. Sa pagbibigay po ng kulasiman ay kailangan po linisan muna po natin. Huwag po natin directly na ibibigay doon sa mga pares po natin. Kasi once na hindi po natin nilinisan or hindi po natin hinugasan, maaring maging cause po yan ng pagkamatay ng ibon nyo. Kailangan po, hugasan nyo muna po bago nyo po ilagay sa mga matured pair. Saan naman po advisable na ibigay ito? Advisable na ibigay po ito doon po sa mga ibon na matured. 8 to 10 months, pwede nyo na po yung bigyan ng kulasiman. Kasi once na nasa hustong gulang na po yung ibon natin, ay kailangan isupport na po natin yon ng vitamins. Kung ba mga kaibon ay egg booster at meeting booster. So, dito po sa mga ibon ko, once na una pa lang mangitlog ng ibon ko dito, ay hindi po napipertil. Normal naman po yon sa mga ibon natin. Once na una pa lang ng pag-iitlog nila ay hindi po napipertil. Kasi meron na po akong 3 pares dito na unang pangitlog nila, hindi po napertil. Yung second clutch naman nila, yun, doon na po napertil. Lahat po napertil. Once na cock at hen ang ibon mo, mapipertil po yan. Basta i-support lang po natin ng pagkain at vitamins yung mga pares po natin. Sa mga matured pair natin mga kaibon, ay kailangan magbigay lang po tayo ng 2 beses sa isang linggo. Sa isang buwan naman ay kailangan magbigay lang po tayo ng 4 to 5. Huwag naman po sobra-sobra. Bakit? Kasi anumang sobra ay masama. So huwag po natin susobrahan. Kasi once na masobrahan po yung ibon natin sa kulasiman, possible na babasagan po yung ibon natin. Doon naman po mga kaibon sa mga ibon natin na bata pa, magbigay lang po tayo ng 1 at 2 beses sa isang buwan.
Kasi hindi naman po ito advisable doon po sa mga ibo natin na mga yak. Although yung purpose po or yung benefits po ng kulasiman ay nakapagpabush po ito ng sexual drive. Lalo-lalo na po doon po sa kak. Kasi mga kaibon ay kinukonsider rin po natin yung kulasiman as healthy food. Siguro doon po sa mga yang naibo natin, hindi naman po ata yun magre-react na mag-meet po kaagad sila. Na-encounter ko na po yan dito po sa aking mga ibon. Kasi nung baguhan pa lang po ako sa larangan ng pag-iibon, nagbibigay pa ako ng pertibet doon po sa mga yang. Kasi yung pertibet ay yung benepisyon nito para po ma-enhance yung sexual drive ng kak at ma-fertile po yung mga itlog. Observe ko naman po doon po sa nabigyan kong vitamins doon po sa mga yang naibon ko, hindi naman nagre-react. So dito po sa kulasiman, once na ibigay nyo po doon po sa mga yang, hindi naman po yun basta-basta magre-react. Kasi consider pa rin yung kulasiman as healthy food. So katulad po ito ng pechay, kamote, at malunggay. So kumbaga alternatibong gulay or halaman yung kulasiman para po sa ating mga ibon. Ngayon mga kaibon, ay pag-usapan naman po natin kung pwede ba ito ibigay doon po sa meron inakay. Pwedeng-pwede po yun mga kaibon ibigay sa meron pong inakay. Although dito po sa mga ibon ko ay binibigyan ko rin po talaga ng kulasiman yung meron pong inakay. Yun, konti lang, wag po marami. Dito na po natin tinatapos ang video natin. Sana ay makatulong yan sa inyo at sana po meron naman po kayong panibagong natuklasan. Ngayon ay dumako naman po tayo sa shoutout. Shoutout po kay John Marks Ignacio. Shoutout po sa iyo sir. Happy breeding po. Shoutout po kay Tatay Upaw from Cebu. Happy breeding sir. Shoutout po kay Lovebird Cleope. Yan. Maraming salamat sir and happy breeding po. Shoutout po kay Rio Luberita. Happy breeding sir. Shoutout po kay Greg Flores sa mga regular viewers po natin na lagi po nagpipresent sa ating mga new upload na video. Maraming salamat po sa suporta. At shoutout na rin po kay Arman Patillas. Maraming salamat sir sa walang humpay na suporta niyo po sa ating mga content at sa ating mga bagong kaalaman na ibinabahagi po dito po sa ating channel. Yun mga kaibon, maraming salamat rin po doon po sa mga subscriber po natin at followers po natin dahil umabot na po tayo ng 7,000 subscribers. So hindi ko rin po ito inaasahan dahil parang kailan lang po at minsan-minsan lang po tayo makagawa ng content dahil sa meron rin po akong ginagawa at busy po ako. Maraming salamat po sa inyo. Sana nasa mabuti po tayong kalagayan at happy breeding po sa ating kapamag-ibon.